Kasabay ng paggunita sa World Press Freedom Day ay nagkaroon ng kilos protesta ang grupo ng Makabayan Block, Bayan Muna Party List at Kalikasan People's Network for the Environment bilang suporta sa apat na aktivistang naghain ng counter affidavits sa Nueva Ecija Prosecutor's Office sa Cabanatuan City kontra sa akusasyon ng AFP. Nakilala si Nathaniel Santiago, Bayan Muna Secretary, Rosario Brenda Gonzalez, Ascent Convener, Ana Susa San Gabriel, lay worker ng Bulacan Ecumenical Forum at si Villano Luna Jr., Anak Pawis Campaign Director. Kasama sa mga inireklamo sina Lee Sudario at Norman Ortiz na iniulat na nawawala simula September 29, 2023 at pinaniniwala ang dinukot. Ako po si Katrina Ortiz, nakababatang kapatid ni Norman, na dinukot noong September 29 sa Gabaldon, Nueva Ecija. Bago pa po niyo tukutin, simula 2019 po, lagi na po siyang pinupuntahan ng mga victim sa amin. Hinahanap siya. Ala naman pong ginagawang masama ang aking kuya. Siya ay isang organisador ng magsasaka, aktivista. Yun lang po ang kanyang ginagawa. Kasama niya pong nadukot si Lito Dario. Nagpunta po kami sa pinangyarihang lugar nila, sa Bantog Gabaldon. Kung sabi po ng mga witness doon, militar, nakapatig, armado ang dumukot sa kanila. Isinakay ng sapilitan sa ban. Sinampahan sila ng murder, attempted murder, anti-terrorism of 2020 at paglabag sa Philippine International Humanitarian Law ng 84th IB, 7th ID ng Philippine Army na nakabase sa Karanglan, Nueva Ecija. Nagmula umano ang mga kaso sa encounter na naganap noong October 8, 2023 sa Barangay San Fernando, Laur, Nueva Ecija sa pagitan ng mga sundalo at mga miyembro ng kilosang larangan guerrilla Sierra Madre. Kinukundina, nang mahigpit namin kinukundina ito sa Bayan Muna at maging sa Makabayan Block. Ang kasong ito, sinampahan sila ng murder, frustrated murder, paglabag daw sa anti-terror law. Dito natin makita ngayon na tama yung sinabi namin noon na itong anti-terror law ay gagawing weapon, no? Tool, i-weaponize ng Estado, ng militar para gipitin ng mga aktivista, gipitin ng mga kritiko ng pamahalaan. At ito na nga. Sa katunayan, si Mr. Santiago ay isa nga doon sa mga petitioner laban sa pagbasura ng anti-terror law. Dahil ito nga ang pinangangambahan namin. I-weaponize ito at nangyayari na ngayon, no? Dito sa mga inakusahan. Sa salaysay ng mga sundalo, inihayag na nakilala nila ang 20 individual na sangkot sa bakbakan dahil sa mga larawan ng miyembro ng kilusan na nag-ooperate sa lugar na ipinakita sa kanila bago ang inkwentro. Ngunit ayon sa Bayan Muna, bago pa man ang mga kaso na ito, ang mga miyembro at opisyal ng kanilang grupo ay patuloy na nakakaranas ng matinding panggigipit, red tagging at pag-akusa sa kanila bilang mga terorista. Noong pa man sinasabi na namin, ang mga aktivista ay hindi mga terorista. Ang mga terorista yung gumagawa-gawa. Ang tunay na terorista yung mga gumagawa-gawa ng walang basehang kaso laban sa mga tahimik na mamamayan. Katulad ni na Mr. Santiago, ni Mr. Luna at iba pang sinampahan ng kaso dito sa Nueva Ecija. Sa kasalukuyan, napakarami ng sinampahan nila. Gamit ang anti-terror law, merong sa Batangas, merong sa Quezon Province, merong sa Visayas, at iba pang bagay sa Mindanao. No? So talagang weaponized na nila ito. At ito ay kontra-demokratiko ang anti-terror law. Dahil nagpapahayag lang naman ang mga aktivista, ang mga mamamayan, ang mga magsasaka, ang manggagawa, kung manawagan ang manggagawa ng gayong Mayo Uno, ng pagtaas ng sweldo, ay karapatan nila yon. Kung manawagan ang mga magsasaka ng karapatan sa lupa, karapatan nila. Bakit sasabihin mga terorista sila? No? Ang mga panggigipit at pangungusig na ito ay nagdudulot anila ng banta sa kaligtasan ng mga aktivista at mga miyembro ng oposisyon sa politika. Kaya nananawagan sila sa administrasyon ni Pangulong Marcos na agad na ibasura ang mga kaso at tanggalin ang sistema ng red tagging at paglilabel na terorista na ipinatutupad ng NTF-ELCAC.
Ako po ang inyong kaibigan, Clarissa D. Guzman, para sa Balitang Unang Sigaw.